Hi. Ipasyal ko kayo sa aming bukid. Tete, say hi. Hi. Lang, ganda ng beauty, oh. Hi. Ganda ng view. Eh? Ang ganda ng beauty. Pasyal ko kayo sa aming asyenda na Emily. Asyenda. Asyenda. Ito. Ayan o, ang taas ng lupa na nabungkal nila. La, makyat si ate. Makyat. Miss, taga-asa ka? Taga-Dabaw. Saan punta mo? Okay, si ate. Sige, tuwad pa, tuwad. Para makarating doon sa tuktok ng bundok. Ala na, ang taas din ate. Say hi! Nakarating na siya doon sa tuktok. Ito tayo guys. Dito sa nabungkal nila na lupa. Ang taas. Ganda ng view. Ganda ng view. Ngayon ay araw ng Friday. It's weekend. Kaya andito na namin, na naman kami sa beach. Kasi weekend. Alam niyo guys, ganito ang mga halaman dito sa ibang bansa pag paparating na ang summer. Summer, it's coming. Winter, it's going. Ayan, namamatay sila. Pagparating ng ano. Wow, ang ganda ng bulaklak, oh. Ganda ng bulaklak. Wow. Nandito tayo bukid. Lakad-lakad. Taas talaga, oh. Ano kasi to siya? Ito yung nabungkal na lupa. Hinukay nila kasi naghukay sila dyan sa tapat niyan. Gawa ng patatayuan nila ng bahay. Kaya nandito nakatambak yung lupa. Ayan. Ayan si ate sa taas, oh. Busy-busy sa kakaselfie. Tuwara. Kahapon lang kami nagdating dito. Kahapon ng mga alas, I think. Itong alaga ako nasa taas. Tawag ng tawag. What? Why you call? Yan si atis. I love you too, baby. Tapos silang dalawa sa taas. exercise tayo. Ay, papa! Tay, nakuha ka dyan. Anong gusto niyo? Akyat ako doon. Try ko doon mag-akyat. Kasi, sabi kasi nila, ang sa likod ko yun, sa taas. Hindi ka po umakyat dyan. Ano kaya kung subukan ko din yung akyat? Para ma-prove ko din talaga na totoong sinabi niya. Hirap daw ka mo mag-akyat dyan sa taas. Kaya, ano pang inihintay niyo? Let's go na! Oh my God!
Hindi ako nakakarating dun sa taas. Totoo nga talagang mahirap kasi nai-slide ka lalo na pag... Ayan, no, nakapaalang kasi, nakachinilas lang kasi ako. Ting! Ting! Nakachinilas lang ako. Tapos sa akit ako dyan. Matagal na rin kasi akong hindi umakyat sa bukid. Kaya, konting maliit na bun na taas ng ano lang. Akyat din ko, hinihingal na ako. Hirap pala, no? Pag tumataba, parang ilang habang pa lang yung aakyatin mo. Ano na, hingal na hingal ka na. Kaya kailangan talaga din natin mag exercise tayo. Ano ba yung pinagagawa ng babae dyan sa taas? Napakaliit niya sa taas. Napakaliit, parang alien. Ang ganda ng view dito. Doon, doon saan. Noon, nandun yung dagat. Tapos ito, ito yung daanan. Ito yung daan papalabas dito sa compound nila. Tapos, yung ganun, compound dagat. Nandiyan yung bahay ng... Kaya, ano kasi, twice a month kasi kami pupunta dito. Kasi yung mga alaga kasi namin, gustong-gusto nila dito kasi gaya ngayon, sa panahon ngayon dito, 5 p.m. curfew na. Eh dito, pag nandito sila, malaki yung ano nila, hindi nila feel yung curfew. Kasi, pag ganitong oras, nakakapaglakad. Kasi maano kasi siya malawak. Hala, may boat dun, oh. May boat. Mataas, high tide na kasi. High tide. Ang taas-taas. Taas-taas na nila. Kaya, papakita ko sa inyo yung dagat. Ito, arang dagat. Looking. Maglalakad ako pa atras. Papunta dun sa upuan. Ganda talaga. Ganda na. Ayan na, sir. Ganda. Wow. Gali. Dali. Lapit ka kasi dito. Ang ganda. Lapit ka kasi dito. Ang ganda, oh. Ang ganda ng dagat. Ako nag-live, tapos ikaw nag-vlog. Miss vlogger ka, miss. Kanya-kanyang video, ako na naman. Nakuha ko siya. Pati ako rin, kinuha rin sa video niya. Ano ba yan? Lamig pag ganitong oras. May ramdam pa rin yung ramdam ko pa rin yung lamig. By the way, lamigin din kasi ako. Lamigin din kasi ako pag mahina kasi ako sa lamig. Tsaka isa pa. Pagdating kasi sa mga ganyan, ingat na ingat din talaga kasi ako, kasi alam niyo naman, nandito tayo sa malayo, nasa ibang bansa tayo, nagtatrabaho malayo tayo sa pamilya natin. Tapos hindi natin ingatan yung sarili natin pag magkasakit tayo. Wala tayong
hindi naman pwede na may kunting nararamdaman ka, hindi ka na magtatrabaho. Hindi pwede dito yun, guys. Kailangan magtrabaho ka talaga. Ganito dito. Kaya, kung pa pwede, ingat. Naingat din ako sa sarili ko kasi nakakapagod din kaya pag may nararamdaman ka tapos magtatrabaho ka. Gusto mong maghiga muna, ayaw magtrabaho. Pero hindi pwede kasi nandito tayo sa ibang bansa. Sinasahuran tayo ng mga amo natin. Hindi pwede yun. Kaya, yun din. Iningatan ko talaga kasi ayaw kong magkasakit dito. Kasi ang hirap talaga naranasan. Alam niyo kasi guys, naranasan ko na po kasi nagkasakit sa ibang bansa. Nung nasa Qatar ako. Grabe ang taas-taas na ng lagnat ko noon. Hilong-hilo na ako. Tapos mag-isa lang ako dun sa bahay ng amo. Wala akong kasama. Nanginginig na ako. Pero, gawa ngang wala tayong kasama, alam niyo nung ginagawa ko kasi gutom, ramdam ko na yung gutom. Hindi na nga ako nagtatrabaho nung time na yun eh, kasi grabe na yung ano ko, bagsak talaga yung katawan ko sa nararamdaman ko noon. Kaya ano ang ginawa ko? Dandahan palakad papunta sa kusina para lang makapagluto ako ng lugaw na kakainin ko. Tsaka gusto kong makakain, malagyan yung sikmura ko ng mainit. Yun. Buti na nga lang, may isa akong kababayan na nasa kapitbahay lang din namin yun siya. Ayun, yung nalaman niya yung nangyari sa akin. Pumunta siya dun sa kwarto ko at pinaglutuan niya ako, ginagawa niya ako makakain ko. Kaya ayun, sa unang Diyos, nakakapag-recover din ako. Ayun, kaya hirap talaga. Magkaano tayo? Magkasakit tayo. Kaya, kung pa pwede, ingatan talaga natin ang ating mga sarili. Ingatan natin ang ating kalusugan para hindi tayo malayo tayo sa mga sakit. So, hanggang dito na lang, magtatapos.